Hello, hello, hello! Isa ka ba sa mga nanay na mahilig mamili pero nahihirapang mag-budget? Gusto mo ba ng murang bilihin at masustansyang pagkain para sa pamilya? Pareho tayo! Kaya samahan niyo ko sa aking pamamalengke at magbibigay na rin ako ng kaunting tips kapag kayo ay mamimili. Nandito tayo ngayon sa Commonwealth Market, isa sa pinakamalaking market na matatagpuan sa Quezon City at meron lamang akong dalang 1,000 pesos para sa aking budget. Sa bahay pa lang ay siguraduhin ng maayos ang listahan ng mga dapat bilhin para maiwasan ang sobrang paglilibot at less hassle din sa pamimili. Sa paglilista naman, dapat ay magkakasunod ang mga produkto na ililista ninyo na magkakalapit din yung mga lokasyon kapag kayo ay namimili, tulad na halimbawa ng mga manok, baboy, baka at isda, ganun din naman yung mga prutas, rekado, spices, and mga gulay. Para sa mga prutas at gulay, dapat ay mamili lamang tayo ng sapat dahil itong mga ito ay madali lamang masira. Kung nagtitipid, mamili ng mga prutas at gulay na in-season dahil mas mura ito. Based on my experience, kapag bumili ka sa isang suki, mas malaki ang madi-discount mo at the same time, subok mo na ang kanilang produkto. Sa karne at isda, tingnan ang kulay na ito kung mamula-mula. Dapat mapula din ang hasang, madulas pa ang katawan ng isda, at malinaw ang mga mata nito. Kung diswak sa budget ninyo ang pagbili ng karne o isda, maaaring gawin niyong alternative or substitute ang tokwa na parehong mayaman din sa protina. Maganda rin na paminsan-minsan ay humingi ng tawad, lalo na kapag may mga pagkakataong sa tingin natin ay mahal ang bilihin. Pero kailangan din nating isaalang-alang na dapat ay kumita rin ang mga nagbebenta. It's time to go home! Excited na akong ilatag lahat ng aming napamili. Ang total ng aming expenses ay 991 pesos. Sulit na! Meron pa akong sukling 9 pesos.